natatapos lang ng eleksyon at nagdulot ito ng samot-saring reaksyon. Ramdam mo sa mga taga-suporta ng mga nagwagi at natalong kandidato ang iba't ibang emosyon, lalo na pagkatapos malaman ang resulta sa pagkapangulong posisyon. Ang ilan ay nagdiwang, ang iba naman ay bigati ang naramdaman. Sa mga nagdadalamhati at nagugulumihanan, madami ka mang agam-agam para sa inaharap. Halina't panoorin ng kahit papano'y pakiramdam ay gumaan. Tara, kape tayo! Pag-uusapan natin ngayon kung paano maka-adjust sa tinatawag na post-election anxiety. Nang sa ganoon, yung sobrang pag-aalala ay maibsan. Una, what if lang, tama sila at mali ako. Isang likas sa katangian natin ay madalas we hold on to our long-time beliefs. Confirmation bias, ika nga sa psikolohiya. Hirap tayong tanggapin ang mga bagay na iba sa ating nakasanayan. Kaya naman, nakakaramdam tayo ng pag-aalala kapag may nangyayaring iba sa ating ninanais. Para makabawas sa pag-aalala, let us first acknowledge the fact that everyone worries. Yes, it is exactly normal to feel worried. That's what makes us human. Gayunman, hindi porkit pakiramdam natin na tama tayo, yun na ang totoo. Kailangan tanggapin natin na may mga bagay na walang kasiguraduhan sa mundo. Sa paraang iyon, matututuhan natin tanggapin ang pagbabago. In doing so, we can adapt to new learnings and challenges. Ikalawa, ika nga sa kanta ng Beatles, Let It Be. At yung kesera-sera na whatever will be. Teka lang, I'm not saying that we should be passive o sunod-sunuran na lang sa mga sinasabi ng iba. Bagkus ay dapat maging mapanuri at maging matapang pa rin tayong ipakita ang tinatawag na righteous indignation upang maisakatuparan ang proper check and balance sa ating gobyerno. Hayaan mo lang dumaloy ang kalungkutan at iba pang emosyon. Di man tiyakang bukas, tanging magagawa natin ay hangaring maging payak ang bawat araw na lilipas. Ikatlo, may kasabihan nga tayo, di ba, na it is what it is. Kung hindi mo na alam paano pumara sa pangamba, teka, dapat mong alamin kung sino at ano ang dapat mong bigyan ng pagpapahalaga. Una na rito ay pagpili ng mga taong gumagalang sa iyong nararamdaman. Ang tunay na kaibigan ay marunong rumispeto sa iyong pagdadalamhati. Ikalawa, umiwas sa mga toxic na tao. Pwedeng mag-unfollow sa mga taong taliwas sa iyong prinsipyo. Mas maigi kung magde-deactivate muna sa social media at iba pang mga balita. Mental health break, ika nga, para bigyan mo ang sarili mong makahinga at magpahinga. Ika-apat, amor fati. Frankl tells us, you cannot control what happens to you in life, but you can always control what you will feel and do about what happens to you. This is not a typical type of toxic positivity, but what I'm trying to say is, we should acknowledge that there are things we cannot control. Ang dapat gawin, we allow ourselves to become comfortable at feeling bad, because there is always opportunity in the unknown. Whatever your challenge is, it is important, unavoidable, and completely beyond your control. Despite this, you have the option of greeting it with a smile. Ikalima, creativity is appeal to uncertainty. Being more tolerant to uncertainty is linked with creativity, ayon sa mga researches. Do what you love to do. Gawin produktibo ang bawat araw. Paano? I think we can all agree that it is good to take care first of yourself. It involves promoting good personal hygiene. Then, pursue your hobbies. Yung matagal mo nang gustong gawin, pero pinipigilan mo lang dahil may iba kang pinagkakabalahan. Magkakaiba man tayo ng manok na binoto sa katatapos na halalan. Pare-parehas naman natin gustong magkaroon ng matiwasay na kinabukasan. Sa mga bumoto at nanalo ang kanilang kandidato, huwag sanang maging sunod-sunuran at huwag magbulag-bulagan sa kasinungalingan. Tandaan, ang dapat na hangarin ay mapabuti ang lahat ng mamamayan at hindi maubos
ang kaba ng bayan dulot ng katiwalian. Sa mga di naman pinalad, sana'y magkaroon tayo ng pagtanggap at paggalang sa demokrasya na umiiral sa ating bansa. Ngunit, patuloy maging mapagmatyag at ipakita ang pagiging makabayan sa pagkilos laban sa korupsyon at pagtindig para sa katotohanan. Hangad ko ang kapayapaan sa bawat isa. Ito ang gusto ko, ika nga ni Francis Magalona. Hanggang sa muli, paalam!